excited. Stud. Mm. Ang tanong. Ang sagot. Stud, may katanungan dito, Stud, subhanallah. Sino pero, yan? Walang pangalan? Walang pangalan eh. Okay. Salam po, brother. Salam po, brother, sa Islam. Gusto ko po itanong sa inyo kung pinahintulutan po ba sa Islam yung pagmama, yung parang ginagawa na matatanda noon, nagmama. Nga. Sila ay nagkukulay pula ang ipin at dura nila. Sana po masagot. Tapos may kasunod siya. Nagnanaknak o nangunguya ng dahon na kung ano-ano pinaghahalo. Ugali po siya no, ugali po siya now ng mga tablig. Sabi po kasi nila, kasama daw yon sa sunna. Totoo po ba ito, Ustad? Okay. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Actually, nandito tayo ngayon sa napakagandang beach, no? Pwede mong i-highlight ang beach? Yan, no? Tignan mo. Nakikita ba? Yes. Madilim siya? Oh, mashallah. Di ba ang ganda? Oo, ang ganda, oh, no? O, kitang-kita nyo, guys. Hindi ko maano yung tanong niya. Ito, Silver Sand. Okay, Silver Sands, mashallah, napakaganda ng beach. Ano ba yung pagmama, Ustad? Oh, ang pagmama, actually, hindi ko alam kung anong nga sa Tagalog yan. Mama Sam, iwan ko kung Tausog bang nagtanong, kung anong tribu niya. Sa kanila kasi mama, di ba, sa Tagalog, nga. Boss. Di ba, so, atan natin yan, di ba, yung parang, yun yung... Para atsuwete. Anong tawag dyan? Anong ano yan? Anong bunga yan? Bunga ng... Alubi. Tawagin sa amin. Alubi. O, sa ano sa Tagalog? Ano? Ang alam idea dyan? Bunga. Bunga. Bunga sa Tagalog. Bunga? Eh, lahat naman bunga. Hindi. Hindi siya bunga na literal na bunga. Bunga ang pangalan. Ah, bunga ang pangalan. Tapos, pagkatapos lalagyan pa ng dahon apo. Yan, mayroong o apo, tapos didikdigin. Yung dahong nabuyo. Tapos, ngunguyain nila. Nabuyo ang dahon. O, nabuyo. Pag-judge mo. O, actually, gawain yan ng mga, ano eh, namamatatanda sa mga bundok, sa mga probinsya. Actually, sa Ifugao, maging sa amin, meron din yan. Kasi malamig daw doon eh. O, at ang kanilang katwiran daw, pampapatibay ng ipin. Diba? Pag umunguya ko doon, at titibay yung ipin mo. Titibay ng ipin mo, pero para ka namang, ano, mga dinosaur, vampira. Huwag na lang. Kasi nagiging disgustful ba tingnan. Tulad sabi kanina, di ba? Dunudura, tapos na namumula yung bibig. Di ba? Ano mang katulad nito? Nagnanaknak. Nagnanaknak. Now, dalhin natin yan, yung perspektibo na yan sa Islamic point of view. Kung gusto talaga natin ma-achieve yung tibay ng ngipin at saka kalinisan sa ngipin pa at the same time. Siwak. At hindi lamang yan, kundi kalugod-lugod pa sa Allah. Mashallah. Eh, walang iba kundi ang siwak. Kasi sorry. Ang siwak, mansus alahi yan. Ibig sabihin, textually proven yan. Kasi mayroong patunay tayo dyan. Mula sa hadith ni Aisha radiallahu anha, mula sa patatagpuan sunan Nasa'i, na sinabi ni Prophet Sallam, asiwako mutahharatun lilfam, amardatun lirrab. Tunay, ang siwak ay nagpapalinis ng ngipin, at the same time, ay ito ay kalugod-lugod. Nagpapalugod sa Panginoon. At sabi pa ng mga ulama, ang paggamit ng siwak ay yung casual, ay hindi ba, yung normal na gamit ng siwak, I mean, yung palagi ang paggamit ng siwak, ay nakapagpapatalas ng memory. Mashallah. Nagpapatalas ng memory. At yung mga ginagamit ng ano, ng mga siyempre, ng mga sahaba, at maging sa mga ibang, ilang mga Muslim makapal sa panampalatang Islam. You know? At walang duda, ito ay pinapatibay ng ipin nga at nilinis niya mismo. Kayang linisin niya ito nang sabihin natin hindi kayang linisin ng toothbrush. You know? Na kung kaya, yun yung talagang sunna. Yung sinasabi nila, ano yung sabi doon ng mga tablig gamit ng sa tanong? Pagmama. Gamit ng mga tablig o ano man. At dahil ito yung sinasabing sunna. Kung totoo man na sinasabi na yun ay sunna, yun ay kasinungalingan. Yun ay kasinungalingan. Kasi walang patunay. No, mula sa mga hadith ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ng paggamit ng nganga o anumang katulad nito ay sunnah. Bagus ang sunnah ay ang paggamit ng siwak. Mashallah. Okay, ang paggamit ng tinatawag na siwak. Kaya payo ko, huwag tayong basta-basta mag-adapt ng mga kasabihan mula sa ibang mga tao at sasabing attribute sa sunnah na walang batayan. Subhanallah. Kasi delikado po 'yan. Dahil ang sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam,
Man kathaba alayhi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sino man ang nagsinungaling ng sinasadya tungkol sa akin, sinasabi niya na ito ay sinabi ni Propeta Muhammad, samantalang ang totoo ay hindi naman, i-attribute lang para lamang i-justify niya ang kanyang gawain, para lamang magmukha siyang tama, di ba? Para lamang magmukha siyang bida, para magmukha man siyang totoo, samantalang wala pa lang ginawang rasyal, at walang sinabi ang Propeta Salam, tunay na hayaan na ang kanyang upuan sa impyo ng apoy ay handa. Ihanda ang kanyang upuan sa impyo ng apoy. Iyadan bilang mga kapatid. Diba? So, paano masabi na yun ay sunna ni Propeta Muhammad samantalang wala kang batayan, wala kang patunay. Diba? So, yun. Dabalikan po natin. So, nga, yung hukom dito mga kapatid, sabi ng ilan sa mga skola, ito ay makruh. Ito ay di kaayaya. Ito ay disgustful. Ito ay tinatawag na di ka nais-nais. Kasi bakit? Paano mapalinis yung ngipin mo noon? Kadiri kaya? Diba? Tapos nga, mamumula pang ngipin mo, puro kadura, tapos yung mga dura doon, babaho pa. At sa walang duda, magbibigay yun ng, instead na yung buhanga mo, mag-iba talaga yung amoy, magkakaroon ng unpleasant odor, smell mula sa apoy. So, walang katotohanan po yan, mga kapatid sa panapalataya ng Islam. Diba? Pagpapainit daw ng katawan, pag malamig, hindi magano, steam bath ka na lang. Mabainit? Okay, magpapapuin mo yung sarili mo, gano'n na lang. Magnguya siya ng sili. O, yakapin niya ang asawa niya. Di ba? So, kung papainit mo lang yung pag-uusapan, Magsoob siya. Magkape. So, yun. So, mga kapatid, yun ay gawain ng mga, kumbaga, ng mga tao na kung saan ay olayo sa katuruan at practice ang sunan ng Propeta Muhammad sallam. Okay? So, yung hopefully ay naging maliwanag at naging malinaw ang problema ng brother natin at ang katanungan ng brother natin. Wala pa lang sa day. Okay? Wala lang ano? Wala kang additional? Okay, jazakallahu khair mga kapatid. Hope na meron kayo natutunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.